Hi guys, welcome sa Usapang Legends at ngayon po ay ating pag-uusapan ang parokya ni Edgar. Ang orihinal na pangalan ng grupong parokya ni Edgar ay Comic Relief na pinamumunuan noong high school student pa lamang ang mga bokalistang si Vince Montaner, Chito Miranda, Jeric Estaco at ang mga gitaristang si Miko Yap at Gab Chiki. At lahat sila ay nag-aaral noon sa Ateneo de Manila. Nakuha nila ang pangalang parokya ni Edgar sa isang joke ng kanilang kaklase. Tinatanong sila ng kanilang teacher sa Pilipino kung saan nag-aral itong si Crisostomo Ibarra. Ngunit sumagot ng pabiro itong kanilang kaklase na si Bambi Cuna na sa parokya ni Edgar daw nag-aaral itong si Crisostomo Ibarra. At nung magpe-perform nga sila, ay inannounce naman ng kanilang miyembro na si Jeric Estaco na sila ang parokya ni Edgar. At ayon kay Chito, ay wala na silang nagawa at mula noon ay tinawag na ang kanilang banda na parokya ni Edgar. Dahil nga mga magbabarkada itong parokya ni Edgar, ay madalas silang nagsisession sa bahay ng kanilang kaibigan na si Miko Yap. At madalas din silang magsession at magjamming sa kanilang classroom. At dahil nga madalas nakikita itong grupo na nagja-jamming, isang araw ay naimbitahan sila upang mag-perform sa isang speech contest noong 4th year high school sila. At dahil nga medyo nakikilala na sila sa pagtugtog sa kanilang paaralan, ay naghanap sila ng bassist at drummer at doon nila naisama ang kanila ding schoolmate na si Dindin Moreno at Bowie Meneses. Pagkatapos naman ng high school ay umalis sa banda si Miko Yap at Jeric, kung saan ipinasok naman nila ang kanilang kaibigan at musikero na rin na tagalasal na si Darius Semanya. At doon na nila nabuo ang banda noong 1994. Ang parokya ni Edgar ay nadiskubre sa isang club na tinatawag na Club Dread na matatagpuan sa Quezon City. Dito tumutugtog ang parokya ni Edgar at iba pang mga banda katulad ng Eraserheads. Dito sila nadiskubre ng founder ng Universal Records si Bella Ditan, kung saan sila ay nabigyan ng pagkakataon na isalang ang kanilang musika sa radyo. Kaagad naman nagustuhan ng mga nakikinig ang kanilang music na Buloy, Lutong Bahay, Tatlong Araw at iba pa. Inilabas ng parokya ni Edgar ang kanilang album noong 1996 at mula noon ay nakagawa pa ng napakaraming albums at nakakuha rin ng napakaraming awards. Dahil din rito ay naimbitahan ang parokya ni Edgar sa telebisyon at dito na nagsimula ang pagsikat ng tinaguriang pambansang banda ng Pilipinas. Siyan lang mga ka-legends ang ating istorya sa ngayon. Kung gusto nyo pa ng mga istoryang kagaya nito, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat!